pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipapadala ko ang aking mga sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nakapagdalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol sa dalisayin ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin sa mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling makalalapit ang loob ng mga ama, mga anak. Kung hindi mapipilitan,
akong pumarian at wawasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Marit batong panulukan sa ligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Dalawang araw na lamang po. Dalawang araw na lamang
at atin ang ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ngayong umaga, maaga na rin natin siyang batiin, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? At hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang nakapagbukas na ng regalo at nakakuha na ho ng bonus. No? Para bang ilang araw na ang nagdadaan o linggo, grabe ang traffic. No? Talagang pag nakita nyo ang mga tao sa mall, sino magsasabing naghihirap ang Pilipinas? Napakaraming tao. Parang ang mga, well, ang Pilipino siguro hindi man mayaman, sadyang gusto lang niyang may naibibigay. Totoo ho yan. Naalala ko nung ako ay bata at yung iba kong mga pinsan, mga kalaro sa lugar namin, pag magpapasko, hindi lang naman po kami nangangaruling noon. Hindi ko alam kung ganyan pa rin ang mga bata ngayon. Yung bang bibili ka ng kung ano-ano sa tindahan, babalutin mo pati mga gamit nyo sa bahay para lang maibigay ka sa December 24 pag nagbukasan ng regalo. At pagbukas, nakita nung nanay mo, suklay niya yung binalot mo. Basta may maibigay ka lang. Sana wag mawala sa puso nating mga Pilipino yan. Marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok. Marami pa rin kahirapan. Tanggapin natin ang katotohanan. Marami pa rin iba't ibang uri ng kahirapan sa bansang ito. Nung hong Webes, nag-Christmas party yung ating mga inaalagaan na mga street dwellers, yung ating feeding program. Bukod dun sa naunang nagbigay, sa kalagitnaan ng Christmas party, alam nyo ho, may dalawa sa kanila lumapit sa akin. Yung isa, regalo. Pero alam mong recycled lang yung pinambalot niya. Hindi ko pa binubuksan. Yung isa naman, aba, hindi nagpatalo. Envelope ang binigay sa akin. Envelope. Hindi nga lang nilagyan ng scotch tape, kaya nahulog tuloy yung laman. 20 at 5 piso. Mga kapatid, ngayong Pasko, ito sana ang gisingin ng Diyos sa atin. Ito sana ang buhayin ng Diyos sa atin. Ang kakayahan pa rin nating maghangad na makapagbigay at hindi lang kumabig ng kumabig. At hindi lang humingi ng humingi. At hindi lang tumanggap ng tumanggap. Yan ay bahagi ng pagkatao natin. Kasunod ng ng ating buhay na tinanggap sa mundong ito ay ang pangalang ibinigay sa atin. Sa ating ebanghelyo narinig natin ang pagbibigay ng pangalan kay Juan. Naging kontrobersyal. Sapagkat hindi kagaya ng nakagawian na. Nung panahon ni Juan, binibigay ang pangalan ng bata ayon sa pangalan ng kanyang mga kamag-anak din. Kaya meron na nung junior, the third, the fourth. Kaya laking gulat nila nang tinanong anong pangalan ng ibibigay. Ang sabi ni Elizabeth 1, nagtaka ang mga, well, pakialam merong mga kapitbahay at mga kamag-anak na hanggang ngayon meron din ganyan. Ha? Nakiatin ang ngalan ng party, pinakialaman pa yung kulay ng iyong mantel. Pinakialaman pa yung niluto mo. Walang ganyang pangalan sa pamilya nyo. Kaya tinanong ang asawa, si Zacarias, na hindi nakakapagsalita pa dahil hindi naniwala sa Diyos kaagad. Anong pangalan? Juan ang kanyang pangalan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos. Pangalang may dignidad, may karangalan. Lahat tayo isinilang, hindi lamang po ng may kasalanang minana. Tandaan natin, nilikha tayong kawangis ng Diyos. Isinilang tayong may karangalan, may dignidad,
Kaya nga panagbibigay ng pangalan, hindi lang pinag-iisipan, pinagdadasalang mabuti. Pag tinanong natin ang mga nakatatanda, saan kinukuha ang pangalan ng mga bata noon? Kalendaryo, sa mga santo, sa Biblia. Ngayon, nagugulat kami mga pare, pag nagbibinyag kami, kung saan-saan kinukuha ang pangalan. Kung ano-anong pinagsasamang pangalan. May isang pare nagbinyag. Sabi ng pare, anong pangalan ng bata? Pretty nice. Wow. Pretty na, nice pa. Sabi ng pare, ano ho bang apelido ninyo? Kagandahan. Aba, talagang nilahat nyo na. Pretty na, nice pa, kagandahan pa. Lagi nating tatandaan ang sinasabi ng magulang natin, anak, hindi tayo mayaman, pero huwag mong sisirain ang ating pangalan. Hindi tayo mayaman, pero aalagaan mo ang pangalan natin. Your name is your identity and dignity. Ang unang tinanggap natin sa mundo, kasunod ng ating buhay, ay ang iyong pangalan. At ang huling iiwan mo sa mundo ay iyong pangalan. Nakaukit na. Sa pagkapatuloy ng misa natin, may dalawang araw pa tayo bago magpasko. Ibigay natin sa Diyos, ibigay natin sa Panginoon ang isang buhay, ang isang pangalan na may dignidad pa rin, na may karangalan pa rin. At hindi masusukat sa kung gaano karami na ang ating nakuha at kalaki ang ating naibigay para magkaroon tayo ng karangalan. Araw-araw, sana hindi lang ngayong Kapaskuhan, ingatan natin ang ating pangalan sa pamamagitan ng pagsisikap natin na mabuhay at gumawa sa kabutihan. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak na ang ibig sabihin ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos, idalangin natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao, naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami.
Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, gayon din ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, karahasan sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay at mga mahal sa buhay, ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoong Diyos, nawa mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo po kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hintay, halika
bumalik ka. Pangako mo'y tugtin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming di natawagan. Puon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka. Pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Paari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo po ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating simbahan ng Quiapo ay hindi lamang po nagpapasalamat sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy pa rin po ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain natin. Ang inyong mga pinansyal na tulong sa ating parish office at yung mga in-kind donations ay tuloy-tuloy pa rin pong dumarating sa ating Benedict Building sa social service. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng mga pamaskong handog sa iba't ibang simbahan, institusyon at mga kapatid nating higit na nangangailangan. Salamat po dahil kahit meron kayong mga sariling pangangailangan, nag-aambag pa rin kayo ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat nagantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.